largest flop, nilagdaan ni Oliver Lewis ng Macquarie Capital ang isang letter of intent na naging formal ng investment commitment noong 7 Setyembre sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore at nasaksihan din ng economic team ng presidente at ilang foreign investors na nakabase sa Singapore. Ang Macquarie Capital, sa pamamagitan ng Bulleaf Energy Asia Pte. Ltd., na nakabase sa Singapore, ay namumuyunan ng hindi bababa sa $1.2 billion o humigit kumulang 68.3 na bilyong piso sa isang 1,300 megawatt floating solar plant sa Laguna Lake. Noong Hulyo noong nakaraang taon, nilagdaan ng Bulleaf Energy at SunAsia Energy ang isang memorandum ng kasunduan upang magkasamang bumuo ng solar facility. Sa ilalim ng kasunduan, ilalagay ang floating solar plant sa ibabaw ng tubig ng Laguna Lake na sumasaklaw sa mga lungsod ng Calamba, Santa Rosa at Cabuyao, at ang mga bayan ng Bay at Victoria. Sinabi ni Macquarie, sa isang pahayag, na ang unang 2 bilyong piso na pondo ay ibibigay kagad sa Laguna Lake Development Authority, LLDA, sa sandaling simulan ang pagtatayo ng proyekto. 40,000 floating solar islands, kagaya nitong tinutuntungan ko, ang itatayo sa 1,000 ektaryang area sa loob mismo ng Laguna Lake para makapag-produce ng 1,300 megawatts ng kuryente sa taong 2024. Sa ngayon, pilot project pa lang itong ginawa na ginamit din ang mga manggagawa galing sa barangay. Konektado ang floating solar island sa linya ng barangay hall, kaya bahagi ng power consumption nila ay galing na sa solar. Ang natitipid po namin kada buwan ay umaabot halos ng 13,000 pesos. At nung buhat po ng itayuya ng 2019, ay halos nakakatipid na kami ng almost 400,000 sa loob ng 3 taon. Sa ang proyektong ito, sa nakuhang commitment ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pagbisita niya sa Singapore, dahil ang partner ng SunAsia ay ang Singapore-based Bulleaf Energy Asia para i-develop ang proyektong nagkakahalaga ng $1.2 billion o 68 billion pesos. The 1,300 megawatt will be the largest in Southeast Asia. This will be the largest solar on water installation. It will attract not only investors but also tourists and researchers. Kapag natapos na, malaking ambag ang kuryenteng manggagaling sa solar on water sa pangangailangan ng lumalagong ekonomiya. Pag lumaki yung supply natin, magkakaroon tayo ng mas sapat na supply at mababawasan natin yung mga tinatawag nating rotational brownout. And mas mapapababa natin ang kuryente gamit ang renewable, dahil ngayon masyado nang nagmamahal ang presyo ng ating coal at mga diesel.